mag-share ng ating live stream, mag-react, comment, exclamation notify para sa chance ang manalo ng iba't ibang pa-premyo epic skin na kayo mismo ang mamimili and syempre dito loot items. And syempre nga, yung ating tournament ay hatid sa atin ng ating mga sponsors dito Telecommunity, Lupon, WXC, and The Armory. And again guys, very quick pause para sa game number 1 natin, series number 2. And habang nagpo-post na kayo, quick shoutout to our viewers. Thank you so much for supporting our live stream. And again guys, do share our live stream. Interact with us, casters. Basta may share badge, shoutout agad yan. Kung gusto nyo ma-shoutout yung comment nyo, as long as it's appropriate, tapos may share badge ka, babasahin natin yan. Pero ngayon, habang wala pa naman ako nakikitang may share badge, ito si Ate Angel Luna. Sabi dito, go Idol Soler. Haha. Yan. Basta actually, may share badge. Actually, puro supporter niya Soler to. Dito rin, si CJ Bretanya sabi, good luck Soler. Mukhang matunog ang pangalan ni Soler dito sa ating comment section. Oo nga eh. Ang dami supporters si Soler dito. And that's nice. Kapag nasusuportan yung mga team, yun nabubust yung kanilang confidence. Mm-hmm. Then, iba kasi yung alam mo may nanonood eh. Kumbaga, ang sarap maglaro. Dagdag bop, kumbaga, no? Pero again, guys, habang nintay natin yung pause, I think it's just a technical pause. Wala na mga mali sa mga naging draft nila. May problema lang siguro yung internet connection ng mga players natin. And syempre, hindi mangyayari yan kung nakasubscribe kayo sa Dito Telecommunity na pwede nyong bilhin sa Shopee and Lazada with sulit promos katulad ng Dito Level Up 99. Sa loob ng 30 days, meron kang Open Gig 7 data na may kasamang text and call and yung data na pwede mong gamitin for surfing, streaming, and game time. Todo na dito with Dito Telecommunity. Ay, notify para sa mga teams natin dyan. Go and comment exclamation point notify para ma-update kayo sa mga new events natin. Since again guys, kababalik lang ulit nung Just ML Cup natin. Ang tagal na rin. I think it's actually mag-go 1 year na sana sa December if ever hindi pa tayo pumulik. And na-miss ko rin yung mga ganito. Again guys, don't forget to follow us on TikTok. Check us out now on TikTok for more MLBB updates kasi dyan namin na-update yung mga Just ML Buzz, yung mga important MLBB news and mga kung anong viral ngayon, even with the heroes as well. Yes. Basta anything na nangyayari sa MLBB world, and let's get back on it dito sa ating Land of Dawn. Again guys, Gentle Giants versus Reborn FedEx for our game number 1. Good night. Iba ata yung nagiging estratehiya niya dito. Mukhang gusto niyang gulihin ang isang Pobigus, pero nung nakita niyang nakarating na yung minion wave niya doon sa middle lane, diretso par muna. Habang dito si Andoryu, ginugulo ang isang ginugulo rather ng Lolita si Andoryu dito, pero mukhang siya pa ata yung mapapa-atras dahil nangalahati yung kanyang buhay sa mga sipa ng isang Joe. Pero good thing pa rin naman, medyo na-delay si Andoryu doon, pero yung dito Wanderer will be secured by Gentle Giant sa walang kahirap-hirap. Ito for Kimpoy. Ito for Kimpoy trying to zone out to mix dito. Ayaw niyang magulo yung pagkukuha ng buff ng side na Team Reborn. Pero Wonder Eco now is low on HP. At yun ang magiging fastest kill of the game natin, powered by Dito Telecommunity. Mabilis na patayan na nangyayari doon. Pero susunod dito sa bottom lane, Toto mukhang papas lang, pero hindi na ipupursu pa. Sayang ni Pakito. Delikado din daw dalawang kasi. Dalawang suntok na lang yan, tapos may flicker naman siya palabas. And hindi ko alam pati hindi niya nakinomit since umikot naman siya doon. Masyadong but mabait kumbaga. Pero now, dito sa ating Andoryu, mukhang gusto niya bigyan si Dan dito. Pero mukhang ambahan na ng konti. Magkakasilipan, pero ito na nga, Jit Kundo in. Wala pang sipa, wala ikaw commit, at mukhang gold grab muna daw. Hindi niya kinomit yung kanyang Way of the Dragon doon dahil nasa tower side na si Dan. Pero tatlong miyembro ng Gentle Giants ang nagkukumpulan dahil ilang segundo na lang at magre-respawn na ang unang gong pa gong para sa ating laro. Andito na rin ang mga miyembro ng Reborn Phoenix together with Lucas, Fusion, and syempre Pakito na meron ng mga ultimate. Uy. Pero dito sa ating bottom lane, Toto masyadong matapang, pero aatras doon si Dan. Meanwhile, on the turtle side, as we can see, si Andoryu trying to start this one. Kimpoy, nag-aabang si Negedi, and moving on to the bottom lane. Good night, mukhang magpapaalam na dito. Now, versing on the damage output, but Toto will get that one. Poveos with the ultimate. Mukhang kailangan yung mga dag pa dito. Isa pa, si good night sana. Ang mapipick of the black, masasok now, pero low on HP si Lucas. At isa pang babagsak, grabe yung mga kaldag. Dalawa, wala pa rin nagpipick off dito ang side ng Gentle Giants. And look at that! An almost wipeout para sa side ng Reborn Phoenix. That's going to be a 4-0 exchange.
apat ang wala sa side ng Gentle Giants habang wala silang napitas ni isa doon sa Reborn Phoenix. Lukin-luge yung Gentle Giants sa nangyaring exchange na yon. Pero dito sa ating top lane, Beatrix and 1-1 tahimik na nagpa-farm, pero in terms of XP mukhang may kalamangan dito ang side ni Reborn Phoenix or ni Mutia kumbaga. Pero dito ating river fight mukhang magkakaroon ba or tamang ambahan or girean lang. Here comes Migs. Mukhang kailangan niya respond sa may top. Nga nilang ganda damage card from Mutia. Ayaw niyang may gusto. Ayaw niya talaga may damadaan sa kanyang harapan. Well, knowing that still a Veya, mabigat pa rin ang kanyang damage output. So I don't suggest na lalakad-lakad lang si Migs sa harapan niya. And iwasan nila yung mga biglang sniper dito ng isang Mutia. Kasi alam niyo naman yun yung pinagugutan na to ng damage output. And let's get back to the top lane. Si Wes nag-aabang sa may bush. Kimpoy kumuha ng magandang posisyon. At si Andor Yu, kitang-kita sa may mapa. Merong ultimate ang boat setter natin para sa ating parehong team habang dito sa abot ng bottom lane. Tamang cut lang isang pakito, pero dito sa ating middle lane, mukhang may gustong lutuin ng Reborn Phoenix Lucas. Tamang Astaroth's Eye lang, pero hindi tatama. 1-4 pa rin ang ating score. Kalamangan para sa side ng Reborn Phoenix, almost 1k na kaya pa namang bawiin, pero 1-1 with the upcam kill, mapapas lang si Mutia. Pero dito sa ating bottom lane, gusto atang bumawi ng Reborn Phoenix, pero hindi na nila mahabol si Pinideta dahil masyadong malayo na. Ito, naku, hindi pa rin natatapos pagiging aggressive, kaya nila mag-ingat, may turtle pa. Now, Megs, matutunta ka ng konti, papasok dito, well, the circling eagle, nga lang, tatamaan pa ni Kimpoy. Now, low on HP na si Megs, watch him a peacock, but it's going to be another kill para sa kamay ni Kimpoy. Look at Wanda, low on HP, Black Shoes is up, and moving on to the turtle side after those teamfight. And mukhang nakakalimutan yata ng Gentle Giants na meron pa silang kailangan na i-secure na objective, and that's going to be the turtle. Papunta pa lang ang isang Matilda para sa side ng Gentle Giants. Kulang lang miyembro ang Gentle Giants dito habang lamang ang Reborn Phoenix. Pero Lucas, kalahati yung buhay, pero masi-secure pa rin niya nang walang kahirap-hirap yung turtle na yon sa ginagawang zone ni Dan sa bottom lane. Pero eto, balik na naman sa taas. Pagkatapos ng objective, balik sa pagpa-farm. Disiplina maglaro yung both of teams natin dito. Hindi na nila ipupursue yung kill na ninanais ng kanilang damdamin. Medyo ano ngayon ha, medyo tahimik. Magiging slow yung pace ng laban natin since I think they can wait for the Lord to respawn. Pero naramdaman ni Goodnight dito na merong setup coming from Kimpoy, and that's an early Black Shoes coming from him. And now guys, rotation is off for the team Reborn. Tatlo agad yung I think aakit sa may top lane. Wala pang napapush na turrets as of this moment. And I think more on objective, more on rotation. They want to get casualties as Reborn having 5-2. Ito na nga, Sipa. Way of the Dragon indeed. Kimpoy, walang setup ngayon. Ngayon, Demonic Force activated kay Lucas. Megs now on low end HP at mega kill play. Again, makakuha pa rin ng 1 kill dito Reborn. Wala bang exchange dyan? 2-1 on exchange and a potential tier 1 turret sa may mid lane. Dehado na naman ang Gentle Giants sa nangyaring exchange na yon. And mind you guys, wala pa si Dan sa nangyaring bakbaka na yon. So in terms of numbers, sa nangyaring clash, 2G yung Reborn. Pero dito, speed 1-1 with a crossbow up tang. Lucas, susunod pa ba? Susunod ba sa buhay ni Riku? Pero hindi na ata dahil pinagtulungan na ng mga miyembro ng Reborn Phoenix. And Andor yung mapapatakas na lang sa binitawan na rapid fire ni Mutia. Pero dito, Matilda, nasulyapan ni Kimpoy, pero grabe yung Renner na damage ni Mutia doon. 7 minutes mark and we still have 15 minutes to respond to the second turtle of the game. So, kailangan bumawi ng Gentle Giants. Kailangan sila yung makakuha nito. Pero for Team Reborn, medyo kalmado. Ulta pa naman para sa kanilang side. Still, they will try to get every objectives na pwede nilang kunin. Pero rotation is up for the Gentle Giants and I think they can start the turtle. Nga lang, lagi, whenever may turtle, nag-aamok agad ng laban dito yung Team Reborn Phoenix. They want to have a massive teamfight. And now, advancing Mutia. Alam dito may Black Moose. Nga lang, yung Black Moose pa yung magpapahirap sa kanya at talaga may ipit sa ginta, sa gitna ng miyembro ng Team Reborn Phoenix. Kulang na naman ng miyembro ng Gentle Giants. Advantage na naman para sa Reborn Phoenix na itake yung turtle na ito nang walang kahirap-hirap. Andrew, mukhang susubukang agawin yon, pero hahayaan ba ni Dan and ni Kimpoy
na nakaharang na sa dadaanan ni Andoryu. Mapapagamit ng kanyang Jit Kundu and Shun po para lang makatakas and Lupas libreng turtle na naman. Pero dito sa ating bottom lane with the upcom kill, mapapatay ni Mutya ang isang West sa bottom lane at hindi na ipupursu pa ni Migs dahil baka siya pa yung sumunod sa casualty. Pero Sword Spike and Shadow Blade Slatter, hindi tumama yung pangalawang Sword Spike ni Riku. Pero Kim Poy, hindi niya na ipupursu yun dahil Tore ang panibagong target ng Reborn Phoenix. Gito tagang game style ng isang Bea. War on objective since mas malakas ang damage sa mga tower, so siya may pinaka-capability to burst them down. And now, Andoryu masisilayan dito isang miyembro. Kimboy, may stun ng konti. Andoryu, mukhang nga, huwag mo masyadong lumapit dito. No way of the dragons now. He will not comment on that. And I think this can maybe another slow phase. Pero look at Wanda. Look at the damage output. Medyo kukulangin ng konti. Gusto niya lang naman nabigay or magkaroon ng harassment against them. Pero wala talaga sa ligaw comment. I think for Team Reborn Phoenix, sobrang maingat sila. Pero dito, West, tinamaan ang Sword Spike ni Wanda Riku, pero hindi niya nang ipupursue. Gushun kasi dito, napakabilis ng cooldown reduction ng Sword Spike and Shadow Blade Slatter niyan. Hindi siya natatakot na pumasok ng pumasok dahil meron naman siyang incandescence kung sakaling mabigyan ng crowd control skills ng Gentle Giants. And actually, meron din siyang Petrify kung dumikit yung kalaban dito. Pero dito si Andoryu, bibigyan niya ba ng Way of the Dragon? Mukhang hindi na. Pero andito naman si Mix together with Goodnight, lamang ang miyembro ng Reborn Phoenix in terms of numbers sa mangyayaring clash na ito. Pero eto na nga, Mix napapaatras. Masyadong masakit yung Nibro ni Mutya doon. And aatras na lang sila. Mukhang mga teams natin, slow phase eh. Kasi ayaw nilang magpa-peak off muna. Sobrang maingat ng mga core on every side, pero si Toto dito may ipit sa kamay na Team Reborn. Medyo malalim dito at mali ang kanyang nabangga, and now outnumbered na naman yung Team Gentle Giants. Every time na mayroong objective, Team Reborn Phoenix, they make sure that they will get one kill para hindi ma-maximize ng Gentle Giants yung advantage sila. Meron tayong Sipa, pero hindi ko comment dito ni Andoryu. Jit ko do in and out. I think gusto lang niya mabigay ng pressure against Team Reborn. And now the Lord is up. Reborn Phoenix, pwede na kunin to. Pero syempre, pwedeng i-contest sa Gentle Giants. Tatama kay Goodnight together with Mix with a rapid fire na manggagaling sa isang Mutya, pero ang kill ay mapupunta pa rin kay Wanda Riku. Wala ang isang miyembro ng Gentle Giants. Mukhang libreng-libreng makukuha ng Reborn Phoenix ang First Lord para sa series number 1 natin. Pero Andoryu, wala siyang Way of the Dragon. Kakokommit niya lang, pero aabot pa yung damage yung Sword Spike ni Wanda Riku with the final blow Alecto na inumit ni Toto para lang makatakas. And Lucas, sinisimulan pa rin yung Lord fight na iyon, and libreng-libre para sa side ng Reborn Phoenix. Walang contest kasi down si Andoryu. No retribution for Team Gentle Giants. Hindi to parang game number, series number 1 natin kanina kung saan kahit walang retribution, kayang kunin ng mga members from Gentle Giants. Ngayon medyo nahirapan sila. Lumalaki lang lalo yung gap ng gold lead for Team Reborn Phoenix. And we have a total of 13,000 KDA. 5,000 kalamangan para sa side ng Reborn Phoenix together with that Lord na rumarampa na sa bottom side ng Gentle Giants. Iniiwanan lang nila yung Lord para ma-delay kumbaga yung mga minion wave na papasok sa base militar mamaya ng Gentle Giants habang iniisa-isa lahat ng second turret nila. Dito Lucas and together with Wanda Riku, nasulyapan si Mix pero may immortality na yon, and hindi nalang ikukumit pa. Grabe si Mutya dito. Actually, Nibiru and Renner pa lang yung nakikita ko sa kanya. Hindi niya na ginagamit yung kanyang Wesker dahil enough na yung dalawang baril niya dito. Pero eto, mukhang mababasag yung second middle turret ng Gentle Giants. Mapoprotektahan ba nila to dahil buhay pa yung Lord na Reborn Phoenix sa bottom lane? Pwede sila magamok dito ng teamfight. Diversion play added also onto their side. Now, ultimate para mabigyan lang naman ng damage out. Mabavert si Minion Wave Flow. Plus, mapin down yung Lord. Pero grabe rin dito yung pag-burn nila as hindi na ganung mamamaximize ng Team Reborn Phoenix yung Lord takedown na nakuha nila. Now, they can have a teamfight here. Wanda Riku pwede mag-start. Nga lang, syempre, mabaka maipit lang siya sa gitna. Ang laban sa 5 miyembro ng Team Gentle Giants. 3-13 ang ating score in terms of team kill. Grabe yung kalamangan dito ng Reborn Phoenix. Same as the gold na almost 6k yung kalamangan, pero wala pa namang objective. Pwede pang makapag-farm ang Gentle Giants. Isang minuto pa mahigit bago mag-respawn ng level 2 Lord. Pero ang problema, hindi sila binibigyan ng space ng Reborn Phoenix para makaabot dun sa kanilang jungle area. And yung middle lane, pinipris lang ng Reborn Phoenix.
Naku, matik pa nga ma-pick up kanina si Migs doon kasi napagitnaan pero buti hindi kinamit ng Team Reborn Phoenix as another slow phase game para sa kanilang side. Ang ganda ng laban nila, medyo malinis ha. Kasi after objective, kukuha sila ng napakagandang time dito kung kailan papasok. Ayaw nilang lumaban pero si Lucas ang bibigyan ng damage output. Napakakunat, hindi basta-basta ma-pick up ng dalawang miyembro from the side. 14 Gentle Giants, ngayon 30 seconds up until the Lord will respawn and another slow phase game para sa dalawang koponan natin. Wala kasing follow-up damage na nanggaling doon and Arndor, yung more on tank builds yung kanyang naging equipment dito. Wala pa atang item si Wes para makipagsabayan kay Mutya mamaya pero grabe pag tumama yung Rainer ng isang Beatrix dahil 15 seconds na lang hinihintay natin para sa ating level 2 Lord. Mukhang Gentle Giants gusto nilang i-commit or i-contest yung Lord na magre-respawn dahil potential na matapos ng Reborn Phoenix yung larong to pag sila pa rin yung nakasecure ng Lord. Pero eto na nga, with the Lord Dance na simulan ng Reborn Phoenix, Lana, ano kaya sa tingin mo ang kailangan gawin ng Gentle Giants or ni Andrew para makuha yung Lord na ito? Siyempre contest, pero hindi pa rin tayo sure kung kaya ba niyang i-secure kasi sobrang dominating ng Reborn Phoenix. Kung mapapansin mo, kundi continuous lang yung mga damage output mega kill tay coming from Mutya giving the last hit to man down from team, the team Gentle Giants. Pero dyan pa rin si Andrew, pwede siya mag-jit kundo in. Flicker out nga lang, ikaw commit niya ba yun? Yun ang tanong kasi apat yung kanyang makakabungguan dito. So I think outnumbered talaga sila. Might as well, they could let this slide. Pwede na lang nilang depensahan mamaya to kasi yun na lang yung choice na meron sila at the pick off na yung pwede maging frontliner para sa side ng Gentle Giants and that is Toto kasi kahit hindi siya makulat guys, kaya ako siya tawag ng frontliner kasi kaya niyang mag-in and out anytime. Actually, tama ka dyan. Pero ang ganda ng call ng ginawa ng Reborn Phoenix doon kanina. Kalahati na yung Lord, kala ko itutuloy pa nila pero nung nakikita nilang lumalalim si Goodnight and Toto, reset natin yung Lord, focus tayo sa mga hero ng Gentle Giants and walang kahirap-hirap nung napitas nila yung dalawang miyembro ng Gentle Giants doon, tinuloy nila doon sa level 2 Lord and na-secure ng walang kahirap-hirap. Pero dito sa top lane, nag-decide yung Lord na rumampa, nandun din si Mutya, sinasamahan lang yung Lord na paparating sa base militar ng Gentle Giants habang dito si Andor yun nagbabuy time lang. Si West meron na siyang stack ng kanyang crossbow up down pero magiging enough ba, papasa ba, papasa naman yung damage. Pero si Lucas and Wanda Rico nakaabang na with the demonic force na binitawan ni Lucas. Mukhang wala ka nang pupuntahan kahit gamitin mo pa yung iyong tiger face dito pero nung last hindi na ata. Pero West, grabe dito. Grabe naman si West dito. Mukhang ayaw niya. Gusto niya i-sustain yung damage output. Nakati naman guys, umiikot na sa buong bottom lane. Pero doon na lang ba magtatapos? Hindi pa din. Kakayanin niya, basta meron siyang ma-hit dito, is masusustain niya yung mga damage output niya. Look at that guys. Look at what West is doing right here. Buying time as a Team Reborn Phoenix. Malilito sila sa mga kaganapan dito. Sige, mag-demonic force ka. Kaya-kaya ko i-sustain. Basta may tamaan ako nga lang, may hanggang kainan pa rin talaga si West dito. But still, that's a nice run. What a play coming from the side of our Team Gentle Giants. As we see in our instant replay, pagkapitas kay Dan, hinahabol ng mga miyembro ng Reborn Phoenix together with Demonic Force na nanggaling kay Lucas. Pero hindi naging enough dahil mas mabilis yung Tiger Face and movement speed ni West compare sa damage or pagbitaw ng damage ng Demonic Force niya. And nung nawala na yung Demonic Force niya, pre-hit or libreng-libre si 1-1 para makagalaw at mabigyan ng time yung kanyang mga miyembro para i-pick up si Mutya doon sa middle lane and tunawin yung Lord na kanina nasa top lane. Well played para kay West doon pero eto, enough bang breathing time yon para sa side ng Gentle Giants. Gayong bumaba na yung kalamangan ng Reborn Phoenix na kanina ay nasa 6,000, ngayon 3,000 na lang. Tingnan natin kung may ganun ulit na chance na kakayang i-run through ni West yung mga ganung situation. Kasi apat na yung kanyang mga katapat pero sidestep lang siya ng sidestep dito. At talaga nakapag-buy time siya for their side as they will try to get every turrets. Kasi apat laban sa 7 na turrets na secure na Team Reborn Phoenix. Yung mid lane, di pa nila nababasad. So, ngayon, kailangan nila mag-ingat. Kasi may Lord na mag-respawn. And I think for Gentle Giants, kung gusto nila makabawi, they need to secure this one. And dito, si West nasa taas. Pero with Numinum Blast, wala siyang flicker na ikokomit. Ay, wala na. Andor yung mapapas lang. Walang retribution ang side ng Gentle Giants. Mukhang libreng-libre na namang nilang makukuha
yung Lord na ito and West pinili na lang na bumasag or kung makakabasag ba sa top lane dahil Danny mukhang hindi niya kakayanin ng 1v1 si West dito. 1v1 with the great one sa may top lane natin. Yun naman ang magiging goal nila dito. Meron dapat magsesegue para sa kanilang side. Grabe mobility, huwag ka lang magpapatama. No ultimate, no crossbow thang. Pero alam mo yung damage abot ni West. Siguro pinakamahirap. Ito na naman, may mauulit na naman ba? Sige West, kaya mo yan. Kaya mong depensahan yan. Huwag ka lang magpapatama. May ultimate ka. Wala. Sana all hinahabol. Yan naman sabi nung dito, no? Pero dito sa ating middle lane. And top lane, rumarampa na yung Lord. Wala ng inhibitor turret para protektahan yung kanilang base militar dito. Possible na maubos lahat ng kanilang inhibitor turret dahil rumarampa na yung Reborn Phoenix sa middle lane. And mukhang iba na yung kanilang gustong gawin dito. 20 seconds pa yung hinihintay para mabuhay si West with the Numinous Blast. Tatamaan si Mix pero may immortality yan kung sakali with the Jeet Kune Do na manggagaling kay Andorio para pigilan yung offensive ng Reborn Phoenix. Mula sa mid lane, may Lord para sa side ng team dyan. Reborn Phoenix rather. As the Lord will go down. And for Reborn Phoenix, malalim pa rin yung kanilang rotation. Now for Gentle Giants, kailangan nilang bigyan ng malalang burst yung may top lane nila para hindi naman maximize ng Reborn. This could maybe the last team fight, even hindi nila kaya i-sustain to. Final blow Alecto, binitawan na ng isang Benedetta para i-clear lang sana yung minion wave pero yung buhay ng Nexus Tower or Nexus ng Gentle Giants ay nangangalahati na. Numinum Blast with the Way of the Dragon makakancel ni Andrew pero may Demonic Force na nanggaling kay Lucas habang naka-Nexus lock na ang side ng Reborn Phoenix and sila ang unang makakakuha ng puntos para sa ating series number 2. Okay, that's a long run. For the Sioux team, 18-7 yung ating total KDA for a post-game analysis for me. If nagkaroon pa ng mas mahabang time si West dito, pwede siya yung maging hyper carry or yung key to the victory ng side ng team Gentle Giants. For Team Reborn, what a good run para sa kanilang side. Si Mutia na bigyan ng magandang head start. Also, si Lucas dito. Kasi grabe yung sustain din na ginawa niya kanina. Tamang demonic force lang siya, kaldag lang sa kaldag. And I would like to comment si Kimpoy din, lahat ng kanyang ultimate talaga tumatama eh. Kahit may mga times pa kanina na hindi niya na ginagamit na flicker, very on point. And for the side of our team, Gentle Giants, actually okay din naman sila. Medyo nagkaroon lang ng mga miscom nung mid to late game. And ang laki kasi factor pa rin guys na hindi